Higit sa pagsawata sa mga POGO workers sa bansa ang pinoproblema ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang ilang nagtatrabaho kasi sa POGO ay may mga inabando ng sanggol. At yan po ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Libo-libo ng Chinese POGO workers at iba pang dayuhan ang nakulong at napadeport sa magkakahiwalay na raid laban sa mga POGO sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Pero matapos nito, lumabas ang isang hindi raw inaasahang problema ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan ay ang mga batang katulad ng mga ito na inabando na ng mga magulang na nagtrabaho sa POGO. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito. Ang alam lang namin, manguhuli lang kami ng mga POGO workers. Yun pala, may mga iniwan din palang problema ito mga ito. Okay. Kabilang dyan ay isang taong gulang na anak ni Maya, hindi niya tunay na pangalan. Ang partner niyang isang Chinese POGO worker, kasama sa mga ipapadeport sa China anumang araw. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko since wala po akong trabaho. And sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Ika, hindi rin niya tunay na pangalan, na may isang taong gulang din na anak sa isa ring Chinese national. Alam ni na Maya at Ika na oras na ma-deport, posibleng hindi na makita pang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na pakasakali, pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Di ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Sana bigyan po kami ng chance, lalo na po yung may mga anak. Pugod sa mga anak ni Maya at Ika, nasa pangangalaga rin ng PAO ang 2 taong gulang na anak naman ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata stateless dahil wala siyang, maghihintay pa siya siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Sa PAO, umaasa ang mga inabando ng bata, simula ng makulong ang kanilang mga ama at magulang. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napadeport na yung mga tatay nito, so wala silang panggastos, wala silang panggatas. Minsan nga pag nagkakasakit yung mga bata, sa amin din lumalapit para padala sa ospital. Sa ngayon, merong 15 baby na anak ng mga POGO worker ang sinusuportahan ng PAO. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.